Magandang araw mga kaagri, mga ka-farmers. For today's vlog mga kaagri is maglalagay tayo ng abono. So sa ating pananim na talong. So ang kailangan dito mga kaagri is maglalagay tayo ng abono para i-supply sa mga bulaklak at mga maraming fruits na mga kaagri, no? So ito, itong fruits na to, first fruits niya. So kailangan nating supplyan ng abono. So unang paglalagay ng abono to natin mga kaagri. So ang inilagay lang natin dito ng mga kaagri is yung Trifol 14 or Complete Fertilizer Brand Atlas mga kaagri. So ito yung kadalasan natin nilalagay. So hindi pa tayo nagkandak ng pruning mga kaagri dahil sayang din naman po yung sanga pag ninggal natin. So meron ng mga bulaklak mga kaagri. So kasama pala natin dito si Tatay Bilya, ayun o. So ito mga kaagri. So every puno mga kaagri dahil may medyo isang ano yata to. Isa, dalawa, tatlo. Apat na dangkal yung distance per hills, apat na distance per hills. So ang kinakailangan natin dito mga kaagri sa pag-aabono is kinakailangan siya ng 5 to 10 grams per plant na abono mga kaagri. So ito mga kaagri, no? Ito yung mga bulaklak niya mga kaagri, napakadami. So kinakailangan talaga. So yun, si Tatay Bilya, siya yung tagalagay ng abono. And then ang distansya pala mga kaagri sa pag-aabono is isang dangkal mga kaagri, no? Isang dangkal pagitan sa puno, sa abono. Dahil yung mga root hair nito mga kaagri, di naman kinakailangan talaga i-direct sa puno talaga. Kinakailangan talaga distansya. Dahil ang root hair nito mga kaagri is aabot na siya hanggang dito. Yung maliliit na ugat. So, mas malakas siya mag-absorb ng nutrients yung nakamaliit na ugat sa puno. So, so kailangan nating i-distansya siya ng konti. Mga isang dangkal pwede. Or isang kalahating dangkal pwede mga kaagri. Ganun lang kasimple mga kaagri. So ang ginamit pala nating abono mga kaagri is Trifol 14, ayun o. So kinakailangan nating mag-abono. So ito yung pamamaraan namin dito sa pag-abono mga kaagri. And then ito yung nagtraktura kami kanina. So medyo umulan kasi kaya pinatigil natin mga kaagri. Umulan kanina. And then yung old stock natin na talong, ayun, doon. Tinilahat yung pag ano, pagbunot dahil kaharvest pa naman tayo mga kaagri. At the same time dito hindi pa tayo makakaharvest. So bagong bunga pa lang, oh. Kapamumulaklak pa lang mga kaagri. So kinakailangan nating i-maintain muna tong pag-produce ng maraming bunga bago natin yun tatanggalin, then papalitan natin ng tanim. So ang plano ko kasi dito mga kaagri is na yun, nakatanim na tayo ng pechay. Plano ko dito is intercropping para maligaw yung mga insekto, iba-iba yung ano, family ng mga plant na tatanim natin. Like nito, talong, which is solanaceous sa. So yung family ng solanaceous, hindi natin itatapatan ng solanaceous din family. O solanaceous or brassica, cucurbits family. So yun yung kinakailangan nating itanim. And then plano ko kasi mag-lettuce, ang dami ko pang plano mga kaagri. So unang-una, ang gagawin lang natin is pag-aabono muna sa ngayon. So yun o. So ito, yun o. Ayun mga kaagri, hindi na muna tayo magpo-proning diyan mga kaagri dahil sayang, nanghihinayang ako sa bunga. Saka na muna tayo mag-proning kapag malaki na yung sa taas nito. Malalaki na yung sa taas. Kaya pa naman nutrients ng lupa para masupplyan yung halaman. So okay na hindi mag-proning. Pero later on magpo-proning tayo mga kaagri, pero hindi pa sa ngayon. So sa ngayon mga kaagri is kukuyan pa tayong nag-aabono. And then every 10 days pala kami nag-aabono mga kaagri sa aming mga pananim. Talong,
Depende sa crops mga kaagri sa talong is every 10 days tayo nag-aabono mga kaagri. And then nag-a-apply din tayo ng foliar fertilizer which is biotonic. Sige, sabihin na lang natin para hindi naman tayo nagpo-promote ng product. Nag-a-apply tayo ng biotonic every once a week mga kaagri. Once a week tayo nag-a-apply ng advanced foliar. So, yun yung gamit natin na foliar. And then, hindi pa naman tayo nakatry ng ibang foliar. So far naman, makanapakaganda yung resulta mga kaagri. Subok na sa old stock natin na talong mga kaagri. Kaya, depende na yun sa inyo kung paano nyo gamitin. Then, sa plastic mulch naman mga kaagri is maganda siya. Mas convenient siya, unlike before, na sobrang dami ng damo. And sa insecticide naman mga kaagri, meron na tayo nakikita na fruit borer dito mga kaagri. Ayun na. So ito yung resulta ng fruit borer. Ayun o. I-explain ko na yun sa inyo mga kaagri. Next vlog na lang natin i-explain natin yan. So, bakit nga ba kinakailangan nating abunuhan yung pananim na talong mga kaagri? And then, hindi pala ako gumagamit masyado ng urea dito mga kaagri dahil alam naman natin na nag-i-emit siya ng baho para ma-attract yung insekto mga kaagri. So, bihira lang tayo gumamit talaga ng urea dito mga kaagri. Ang ginamit lang talaga natin dito mga kaagri which is Trifol 14. So, subok na to. Hindi na tayo nag-iba dahil medyo mura din. And then, the same time mga kaagri is naglalagay tayo ng organic na pataba. Ayun o. Sa pag-aabot, ito yung abuno. So, meron tayong goat manure dito mga kaagri. Ayun o. So, ito yung goat manure. So, hayaan na lang natin siya mabulok dito. Yun. Dahil later on, absorbin din to ng halaman. Kaya, sobrang taba. Dahil first time pa naman natin nag-aabuno ng, granules. So, ang nilalagay lang naman natin dito is drenching. So, ngayon, first time tayo naglagay ng granules. So far, pero dalawang beses na tayo naglagay ng organic fertilizer mga kaagri sa ating pananim na talong. So, sobrang damo mga kaagri. No? Ang total na pala na plants na tinanim natin dito nasa more or less 1.5 to 1.7 mga kaagri. Hindi na natin binilang pero sa tray malalaman natin nung pagtanim natin. So dahil namumulaklak na siya, kinakailangan natin pakainin yung ating mga pananim na talong. So yun mga kaagri, sana marami kayo natutunan sa vlog na to tungkol sa pag-aabuno ng ating pananim na talong. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel, JTV Agrikultura. Maraming salamat po. Happy farming, mga kaagri.